The Manila Times, Lights, Camera, Boto, the Chat Show Edition. Rise and shine, mga ka-voters. It's a beautiful morning full of hope for the future. Ito po si Tessa Mauricio Arriola welcoming you to the Manila Times, Lights, Camera, Boto, the Chat Show Edition. As you know, we've taken a break from our usual showbiz and lifestyle programs for the time being in order to help one another make the right choices in May's crucial national elections. But all the same, you know you can count on the fun and upbeat vibe you've come to enjoy in our shows. Because in spotlighting not just the personality, but the platforms of Halalan 2022's candidates, we do and can promise you that this is where entertainment leads to empowerment. Ready na ba kayo mga ka-voters? Let's get started right now. The Manila Times, Lights, Camera, Boto, the Chat Show Edition. To be sure, our guest this morning is one of the 18th Congress's most recognizable names, faces, and voices. Sabi nga natin dito sa Lights, Camera, Boto, more than just minsan, parang isang entertainment teleserye rin ang mga kaganapan sa ating gobyerno. Hindi tayo makabitiw, lalo na't kontrobersyal ang issue. And whether our guest today seemed to you like the protagonist or antagonist in the most recent and explosive hearings over the pandemic, it is our hope that LCB can help inform you today on the personality, politics, and promises of a pro bono lawyer of 20 years who has since pursued his pro-poor stance in elective partylist positions. Mga ka-voters, kilalanin at kilatisin natin kung karapat-dapat bang ihalal sa Senado si Sagip Representative and Deputy House Speaker Rodante Marcoleta. Lights, camera, boto. Good morning po ulit sa inyo, Congressman Rodante Marcoleta. I don't think we've met before, pero hindi ko ho alam kung ano hong nickname niyo, sir, para papabati ko po kayo. Kong Rod po ba? Kong Dante? Or Kong Marco? Pili ho kayo sa tatlo. Kong Dante na lang, Tessa. Kong Dante ho, ano? Bagay na bagay. Would you please greet our viewers po of the Manila Times Lights, Camera, Boto? Magandang umaga po sa lahat ng mga viewers ng Manila Times Lights, Camera, Boto, at malaking karangalan po at lalong malawak na pagkakataon ang mapasama dito sa napaka-importanteng talakayan sa araw na ito. Pick for your biopic. Kung Dante, sabi nga po namin, bagay na bagay po kayo dito sa programa namin na may touch of showbiz lang naman po. Kasi po, lagi ho kayong sinusundan ng controversies. Parang A-list celebrity po kayo. So, ang tanong ko po ngayon, kung kayo po ay magkakaroon ng inyong biopic, sino po ang inyong pipiliing artista na gumanap sa inyo? Patay na siya, Tese. Sayang. Si FPJ. Si FPJ, bagay-bagay nga po. Pwedeng-pwede ho. Ano. Eh, pero sa mga, kasi ho, meron naman sa mga action stars natin ngayon. Ano sa tingin nyo? Siguro yung Raymond Bagatsing. Aba, good choice. Sige ho, kasi sinusulat ko yan at malay niyo po, i-produce ko natin ang pelikula na yan eventually. Kilalanin. Pwede niyo pa po ba kaming bigyan ng picture of who Rodante Marcoleta is para po doon sa hindi masyadong nakakakilala sa inyo? Si Rodante Marcoleta o simply Kong Dante, Tessa, ay napanganak sa isang mahirap na pamilya sa Paniki-Tarlac. Ang aking mga magulang ay mga nasa pagsasaka at ako'y nagtiyaga para makapag-aral sapagkat ito lamang ang naisip ko sa aking kabataan na maaaring makapagbigay sa amin ng pag-asa at makaahon kami sa kahirapan naming kinalalagyan nung ako'y bata pa. Nagtagumpay naman ako, Tessa, nakapag-aral sa tulong ng mga scholarship programs sapagkat kinakailangan nating makipagsapalan sa mga scholarships kasi mahirapan talaga kami na makatapos ako kung walang scholarship. Hanggang sa, ayun, nakuha ko yung aking pinapangarap na maging abogado
at nakatulong rin sa ating mga kababayang mahihirap. Nagumpisa sa pagtulong ng paisa-isa, padala-dalawa, dumami ng konti, pero nakakapagod hanggang sa maisipan kong pumunta at makipagsapalaran sa politika para doon ay maituloy ko ang malawakan, maramihan, at mas mabilis siguro na pagtulong sa mga kababayang gusto kong i-represent. Ito yung urban poor at mga marginalized. Oo nga po. I was looking at your resume, Kong Dante, and as you said, talagang sinikap niyo talaga pong makapagtapos. Naging po kayong abogado. Nakarating pa ho siya sa Harvard Kennedy School of Government. Nag-fellowship po siya doon, and may doctoral program din po siya sa UP ng Public Administration and Governance. So all this, plus yung kanyang experience having come from, you know, a humble family, yun po ang dala nyo sa Kongreso nung kayo po'y pumasok, ano, sa pagtakbo. First po, Alagad Party List ho ang itinakbo nyo po noon. No? You were nominee of the Alagad Party List in 2004, and then ngayon po naging Sagip. Ano po yung, anong difference po nung dalawang party lists na yon? Wala, Tessa. Parehong nirepresent nung dalawang party list na yon ay urban poor and marginalized. Kaya lang ako nagbago ng party list sapagkat nagkaroon ng napakaraming dynamics, ng maraming kaguluhan, intriga, yung Alagad. Alam mo naman, tahimik akong tao. Ayoko ng awayan, ayoko ng intriga. So para ganap akong makapagsilbi, ay lumipat na lang ako sa isang tahimik at walang alingaskas na party list. At dito'y tuloy-tuloy at nakapokus ang ating pagtulong sa ating mga nire-represent na sektor. Ito nga yung marginalized. Sabi niyo nga po, galing po kayo sa mahirap. Kaya nung kayo'y naging abogado, you actually helped pa isa-isa hanggang sa dumami na sila. And ang naging way na makarami pa ho kayo ng tutulungan is through government. But can you tell us, give us lang po a little insight doon sa earlier days niyo po as a pro bono lawyer. Noong tayo ay trial lawyer pa, Tessa, ang pangkaraniwan ay mga kasong ejectment na kung saan ay mga komunidad, maramihang tao ang pilit na pinaalis sa mga lupa na kinatitirikan ng kanilang bahay. Napakasakit noon at dahil sa alam ko ang damdamin ng isang mahirap at wala namang tutulong. Kaya ang maraming bahagi ng aking buhay ay naipagkaloob ko sa kanila. Pero dahil nga sa ako'y nag-iisa lang, napakahirap. Pinakamarami na yung makatulong ka ng tatlo hanggang apat na komunidad. Pero pag malalayo na sa Luzon, halimbawa bandang Visayas na Mindanao, hindi ko nakakayanin yon sapagkat marami namang malalampasan na mga gawain dito sa Luzon. So nakita ko yung limitasyon ng isang kahit na gaano gawin mo na pagtulong, malilimit ka talaga doon sa kaya mong gawin. At yun naman, pati nga yung pamilya ko kahit papano ay nasasakripisyo ng ibang panahon nila dahil nga sa pagtulong. At hanggang sa makikita ko nga yung paraan, baka sakaling mas marami tayong matulungan kung tayo makakapasok doon sa Kongreso na kung saan ay inaalaw naman yung representasyon ng mga sectors kagaya ng urban poor. Opo. Na-mention nyo na ho yung family nyo. So, nabasa ko rin nga po sa mga information na ni-research po namin. Actually, ang anak nyo po ay tatlo ho, no? And then, you're married to Madam Edna Mabitang of Anao, Tarlac. Sa tatlong anak niyo po, may nagsunod ho ba sa footsteps niyo as a lawyer? Or kayo lang? Siguro na. Alam mo, Tessa, ang nakita nila siguro, yung pagsisikap kong makatulong dahil nga nag-iisa ko, halos nakikita nila siguro yung kalagayan ko. Nagdadala ako ng mga gamit, mga dokumento at nagsusulat ako hanggang madaling araw. Napansin nila ako na napakahirap pala kanya ng gawain ng ating magulang. Ayoko maging abogado. Ang gusto ko kanya yung simple lang. Kasi ang kabataan naman, iba naman, Tessa, no? Ay ginalang naman natin yung kanilang kagustuhan na mag-iba ng mga profesyon. Kaya masaya naman kami at nagkakaintindi naman sa bawat tahakin ng bawat isa. Kasi nga ho, you started your career in politics, tama po ba? 2004 lang po. Before then,
did you ever hold any government position kahit po local or, I mean, sa barangay? Wala po kayong other government position before, sir? Wala, Tessa. Congressman po. Congressman na kagad, 2004. Walang barangay captain, walang barangay tanod, walang konsihal. Basta diretso na, House of Representatives, 2004. Di ba nga ho, meron tayong tinatawag na traditional politicians because they've been in government for so long. Kayo po ba, tingin nyo, tama ho ba yung term na yun, traditional politician? And kung merong nakakaisip man po in the way that Filipinos think of what a traditional politician is, kayo ho ba ay isang traditional politician o hindi? Lagay ko, hindi ako traditional politician. Unang-una, naging kasunduan namin na mag-anak na isa lamang ang dapat na pumasok sa politika. Kung halimbawa ako ngayon ay nasa politika, walang susunod sa akin habang ako ay nandito sa pamahalaan. Kasi gusto ko kasi mabigyan din naman yung iba ng pagkakataon na kung tutuusin, 22 milyong pamilya ang ating bansa at nakalagay naman sa saligang batas, lahat mapagbigyan naman ng pagkakataong makapagsilbi sa bansa. Kaya kung ang traditional politician ay nagsasaad na dapat kayo-kayo na lang ang nandyan, palit-palitan na lang kayo, palagay ko hindi kami yon at hindi ako yon, Tessa. Opo. Pero po, ngayon pong nakatapos na ho kayo ng 3 terms in Congress, minarapat niyo po na tumakbo for a higher seat in the Senate. Saan naman po nanggaling yung decision na yon? Ano po ang nag-push sa inyo to go for a higher seat pa po? Ang nagbukas kasi sa akin ang pagkakataon, Tessa, na pumalaot sa Senado ay ang ating Pangulong Duterte mismo. Pinag-isipan kong mabuti yon at nung makausap ko ang aking pamilya, isa na rin siguro na pagkakataon para baka sakaling yung nais kong gawin na mas mabilis. Kasi dito sa mababang kapulungan, alam mo naman, napakarami namin. Yung dynamics namin dito ay makikita mo na bawat isa ay naglalabanan kung ang pag-uusapan ay yung panahon para lang maisulong ang kanikanyang mga panukalang batas. Kung 306 kami, 306 na panukalang batas, palagay mo, in 1 month, kukulangin ka talaga sa isang araw kung paano didinggin lahat ito. Kaya kung minsan, hindi mo maiaalis sa amin, lalo na ako, meron akong very impatient nature pagka gusto kong gawin at alam kong dapat gawin, pagkatapos hindi naman nadidinig, napoprustrate ka rin. Kaya inakala ko na baka naman doon sa taas, baka naman sa Senado dahil 24 lang kami, baka naman ang proseso ay mas mabilis. At hindi lang mabilis, baka mas marami tayong magawa. Yun ang pag-asa ko, Tessa. Sa 3 terms niyo po as representative of Sagip party list, ano po yung sa tingin niyo po ang mga milestones niyo? In other words, sino po ang inyong mga nasagip? But before you answer that, Kong Dante, lights, camera, Boto, we'll take a break as we shine the spotlight on the all-important pledge of the incumbent Deputy Speaker of the House who is now running for the Senate in personalidad na plataforma pa. Personalidad na plataforma pa. The Manila Times, Lights, Camera, Boto, The Chat Show Edition. Kilatisin. We're back on Lights, Camera, Boto at bago natin kilatisin if Congressman Rodante Marcoleta should get our vote, let us go back
to our hanging question first. Napaka, di ba yung napaka-meaningful kasi po ng pangalan ng inyong party list, Sagip, which means to save, di ba, in English. So, during your three terms, you know, when you look back at it, para po sa inyo, alin po yung napaka-fulfilling po na inyong nagawa na, na mga grupo o taong nasagip po ninyo? Unang-una ay masasabi ko na ang nasagip namin ay yung sektor na aming pinangakuan na ire-represent sa Congress. Ito yung urban poor and marginalized. Kaya kung susukatin mo at sisasatin mo yung mga batas na kung saan kami ay naging aktibo, lalong-lalo na yung mga pangunahing batas na isinulong ng ating pamahalaan, kapag nakita ko kasi na yung panukalang batas ay certified at nakikita namin na ito'y nakatutok din naman sa kapakinabangan ng aming sektor, talagang aktibo kami roon at sasama kami hanggang yun ay mapadaling maipasa. Katulad nung nagsimula nga kami ng 2004, nandiyan na yung murang gamot, nandiyan na yung tinatawag nating mga libreng pag-aaral, ito yung tertiary education natin, yung Unifast, kasama tayo dyan, yung pagko-cover ng universal health, kasama natin dyan. Ano pa, kapag ka ang pinag-uusapan ay yung kalagayan ng mahirap, pagka nakikita natin yung mga libre na maaaring maibigay sa kanila, ay sumasali tayo dyan. Kung minsan ay nagkakaroon pa ng convergence yung ibang mga party list. Halimbawa, sa sektor ng senior citizens, kapag kasi marami ring mahirap sa senior citizens, kaya yung kanilang mga nilalayo ng panukalang batas, sumasama rin ako dyan. Halimbawa, yung pag-a-adjust ng kanilang mga tinatanggap per month. At saka yung mga iba't ibang pangangailangan ng ating mga teachers. Ang hindi na lang namin natututukan yung mga mahihirap nating mga guro, sapagkat napakahirap na anmiendahan yung Magna Carta for Public School Teachers. Lahat ng alam naming batas na nakatutulong sa mababang antas ng ating lipunan ay nandun kami at nagre-represent para mapadali ang pagsishepherd ng mga bagay na ito. Maraming mahihirap din sa mga magsasaka, kaya nilayon din namin na sumama kami doon sa pagiging libre na lang ng irrigation services sa ating mga farmers. At marami pang iba. At siguro ang masasabi ko kung pag-uusapan kung yung panahong iniukol mo, ay masasabi ko siguro yung pagsasabatas ng Magna Carta of the Poor na talaga namang ginugol namin, ginugol ko siguro 20 taon mahigit, sapagkat nagsimula pa yon bago pa 2004, namana ko na yon at naipasa lang namin nung 17th Congress. Sa dami ng tumututol, sa dami ng mga mekanismong dapat na isangkot nila roon, inabot kami ng mahigit 21 taon. Isipin mo naman, Tessa, parte na rin siguro ng frustration. Hindi naman kinakailangan abutan ka ng ganung kalaki at katagal na panahon para lang maidulot mo yung serbisyo mo sa isang sektor na alam mong dapat na kailangan nila. So, yan ang part of frustration. Kaya siguro, mas gusto kong pumunta sa taas. Baka dito, hindi naman 20 years. Baka naman na 20 months, matapos na namin. Malaking difference po yung 20 months sa 20 years. And now it's become more clear to us kung bakit po, you know, naisip nyo nga po na inimpigahan kayo ng presidente to run for the Senate. Eh, talaga naman pong ready and willing po kayo, Kong Dante. Pero Kong Dante, no, you have just given us you know, the highlights po, no, yung mga batas na ipasa nyo, yung mga pinaka kumbaga yan ho ang magiging legacy ng Sagip party list, di ba? Yung Magna Carta for the Poor. Kaya lang po, alam niyo naman po ang mga tao, syempre ang natatandaan ho natin agad yung pinaka recent na nangyari, and mukhang hanggang ngayon po sa pagtakbo niyo po sa Senado, bumabalik at bumabalik pa rin po yung isang issue sa inyo ng mga you know, mga pro ABS-CBN po. As we shoot this po, kakalabas lang po nung issue natin po, 'di ba, sila si Toni Gonzaga resigned from hosting Pinoy Big Brother. Kaya nga sinusundan ho kayo ng
controversy ng showbiz. Ano po kayong pwede niyong sabihin? Kasi nga po, this is our way, no? Kahit po entertainment kami, this is our way of being able to help our ka-voters get to know the candidates po talaga. If you could talk to you know, yung mga ABS-CBN ng mga supporters po na hindi po masyadong in favor po sa inyo, ano pong sasabihin niyo po sa kanila? Siguro, Tessa, ay makikiusap ako sa kanila na palawakin nila yung kanilang pangunawa doon sa nangyaring pag-iimbestiga at pagkakansela ng prangkisa ng ABS-CBN. Sapagkat kinakailangang maunawaan nila na ang ginawa namin yon ay atas ng aming tungkulin. Kailangan namin kasing siyasatin sapagkat yung prangkisa ay batas na ginawa ng Kongreso na ibinigay sa ABS-CBN 25 years ago. At gusto nila na yun ay palawigin uli ng another 25 years. Pero kahit sino naman siguro, kahit ikaw, meron kang manliligaw, yung manliligaw, kailangan sukatin mo kung tapat yung kanyang pamimintuho niya sa iyo. Pinipintuho niya, sinusuyo niya ang gobyerno para ibigay uli yung matamis na oo ng gobyerno kung pag-uusapan na yung prangkisa. Kailangan naman nating kilatisin, ano ba yung ginawa mo in the last 25 years? Unang-una, kailangan maunawaan nila, yung prangkisa nila ay free-to-air frequency, Tessa. Ang ibig sabihin nun, lahat ng ipapalabas nila sa kanilang program ay libreng maibibigay sa mga manunood. Walang babayaran ng manunood kahit ano. Ano bang nangyari? Bakit nila pinalitan yung prangkisa? Ang ginawa nila ay sinusian nila yung kanilang mga content at mga programs, in-encrypt nila, at saka sila nagbenta ng black box sa mga kababayan natin. Kapag hindi ka bumili ng black box, Tessa, hindi mo mapapanood yung mga programs na ang kilang pinangako noon ay ibibigay nila ng libre. Bakit nila pinalitan yon? Yun ay paglabag sa prangkisa. Walang bayad yon. Kahit kasi walang bayad yon, kumikita naman sila dahil marami silang advertisements. Billion-billion ang kinikita nila sa advertisements. Bakit kailangan pa nilang pagkakitaan ang mga nanonood sa kanila? Bawal yon. Pangalawa, doon sa prangkisa nila, isa lang ang kanilang channel. Bakit naman ginawa nilang 11? Lahat ng kanilang mga programa ay ginawang channels. Mali na naman ito. Sabi natin, paano ka namin bibigyan ng isa pang prangkisa? Hindi mo naman tinupad yung nakalagay sa provision ng prangkisa mo. Hindi ba dapat mahalin mo yung prangkisa mo? Sinabi ng NTC, huwag ka na munang magpalabas ng pay-per-view kasi huwag mo kaming uunahan. Maglalatag pa kami ng regulasyon sapagkat ang bansang ito ay magagawa ng regulasyon para makita natin yung tuntunin ng lahat ng kumpanyang nag-ooperate sa ating bansa. Ito yung layunin ng batas. Wala pang regulasyon, Tessa, nagpalabas sila ng laban ni Donaire, yung laban ng boxing ng mga Filipino at Mexicans, yung laban ni Mayweather at saka Senador Pacquiao, pinalabas nila. Binawal na nga sila ng NTC na huwag nilang gawin. Bakit ganun? Kapag ka ikaw ay malaking network, kapag ka ikaw ay ma-influensya, ang susunod ba sa'yo ay yung nagre-regulate? Hindi mo ba susundan yung mga batas? Ipakikita mo ba na kayang-kaya mo nasirain ang mga batas na umiiral at hindi mo igagalang at hindi mo rerespetuhin pati yung regulator na kung saan ay ikaw ay pinipigilan? Ito yung nakita namin. Sabi ko, malawak na pangunawa lamang ang dapat na gawin ng ating mga kababayan. Ibaling nila dun sa punto na ito'y trabaho namin. Paano kung halimbawa isang sektor ng ating lipunan ang pupunta sa amin at makita nila yung paglabag na ito, hindi pala namin siniyasat. Pinabayaan pala namin. Ano naman ang isasagot namin sa kanila pagdating ng araw na kami kanilang sisiyasatin tungkol sa bagay na ito? Wag nilang tatakpan yung katotohanan na kaya namin ginawa yon sapagkat yun ang inaatas sa amin na tungkulin. Walang personalan. Yun ay trabahong nakaatang sa aming mga balikat at unawain nila kung sakasakali man na apektuhan sila sapagkat naalis yung ibang manggagawa, parang jeep lang ito eh. Kasalanan ng chopper na nagsakay siya ng maraming pasahero, wala na palang prangkisa yung jeep niya. Pati pala yung lisensya niya ay paso na.
nung huliin siya ng pulis, hindi niya pwedeng ikatwira na kawawa yung pasahero niya. Ang dapat sisihin dito ay yung driver, hindi yung manghuhuli. Kaya kami, sana po ay unawain nila kami na hindi po namin pinasara. Ang nagsara po sa kanila ay yung sari-saring paglabag na nakita namin. Na-mention nyo nga po though yung mga nawalan po ng trabaho. Sabi naman po kasi nila, dahil nga po, you represent the poor and ang gusto nyo po ay ma-uplift po ang buhay ng mga tao, syempre trabaho po is most important there and is key doon ho. And they said, your critics would say, yung pong mga nawalan ng trabaho sa ABS-CBN, ang mga buhay nila, syempre, hindi gaganda. It's going to be the opposite. And hanggang ngayon, apparently, a lot of people wala pa rin pong trabaho ulit na nakuha. Sila naman po ang usapin nyo ngayon, Pong Dante. If you make it to the Senate, ano naman po kayang maaasahan nila na pagtulong naman po para naman ho, makahanap po sila ng mga bagong trabaho? Napaganda ng tanong mo, Tessa. Kaya nga, isa sa nilalayon natin pagdating natin sa Senado, kung tayo ipapala rin, ay pipilitin nating maibaba sana yung singil ng kuryente, sapagkat ito ang hinahanap ng mga nagninegosyo sa ating bansa, mga local businessmen at lalong-lalo na yung mga foreign investors. Napakataas kasi ng production cost dito sa ating bansa dahil napakataas ng kuryente. Kapag ka dumami ang paggawaan at magtatayong negosyo sa ating bansa, dito ma-generate ang napakaraming trabaho na maaring maging advantage ng ating mga kabataan, mga kababayang humahanap ng trabaho. Kapag kasi walang trabahong na-generate, lalong maghihirap yung mga kababayan natin. Ang trabaho kasi ang magiging susi para makaangat ang kanilang buhay mula doon sa pagiging mahirap. Ito yung ating nakikita. Hindi lang naman kasi ABS-CBN ang nagbibigay ng trabaho. Napakarami pong pagkakataon na magkaroon ng trabaho ang ating mga kababayan. Mabigyan lang natin ang pagkakataon na sumiglang ating ekonomiya. Kapag ka ito'y naayos lahat natin, ang mga bagay-bagay na mapasigla natin ang manufacturing sector natin. Kung mapapansin mo kasi, Tessa, sa mahabang panahon, yung manufacturing sector ng ating ekonomiya, ito yung pinakamalabnaw. Ito yung hindi sumisigla. Dito pa naman manggagaling ang napakaraming trabaho. Kapag napasigla natin ang manufacturing sector, maraming trabaho makikreate, maraming makikinabang na tao. At pagka maraming trabaho, magiging malaganap ang competition, pati yung commodities natin, basic necessities ng ating mga kababayan ay bababa. Ang makikinabang talaga ay yung marginalized at saka yung nasa panig ng kahirapan. Alam nyo naman po, doon sa ABS-CBN issue, medyo marami hong feelings involved. Hindi lang po, di ba ho, may nagtatampo sa inyo, na ginawa nyo po yun, meron hong nagagalit, may nang babash po. Ano po nararamdaman nyo kapag ganun? Because the way you are presenting yourself to us today is, Kong Dante Marcoleta is all about the work. Pero nababash pa rin po kayo. May nagagalit pa rin po sa inyo. Anong nararamdaman nyo? Dahil lahat naman po tayo, you know, we have the right to feel. Inuunawa ko sila, Tessa. Hindi ako nagagalit sa kanila. Alam ko ang pinanggagalingan nila. Kasi alam ko darating ang panahon, maiintindihan nila kung bakit nangyari yon. Kasi ang sektor nga natin ay mahirap. Alam ko na ang pinagmumulan lang ng entertainment ay yung television. At alam kong dapat na ilibre sila sa kanila yon sapagkat yun ang prangkisa. Kailangan maibigay ng libre. Ang tinamaan doon ay mga kababayan nating mahihirap na kapag ka hindi nakabili ng black box, ay hindi na siya makakapanood. Ano naman ang mangyayari sa kanila? Napakarami naman ng mga yon. Doon na lang sila umaasa as the simplest form of entertainment sa kanilang mga bahay pagkatapos pipilitin mo pa silang bumili ng black box para lang mapanood nila yung programa na alam naman natin kinasasabikan talaga ng ating mga kababayan. Napipilitin silang bumili kahit na hindi naman kailangan. Yun ang ating ipinpin problema. Alam kong emosyonal ang ating mga kababayan. Pero naniniwala ako, darating ang panahon, lalong-lalo na kung nagkakaroon tayo ng ganitong mga pagtalakay, mauunawaan nila, maring hindi madali. Ngunit sa banda roon, at sa lalong madaling panahon sana,
ay maunawaan nila ng ganap ang tunay na pangyayari at bakit kinakailangan gawin natin 'yon sa ABS-CBN. So parang sabi ho ni Kong Dante, bati na tayo mga nagtatampo. At ginawa lang po niya ang kanyang katungkulan and ang kanyang trabaho to also make sure that the rights of the poor are protected, no? Pero ito nga po eh, parang 'di ba pinag-uusapan natin talaga kung paano i-uplift ang buhay ng Pilipino and all that, pero minsan ho talagang hindi po natin maiwasan na yung mga issue po hindi sila yung actual na napaka-importante, pero sila yung napakatunog. Ngayon nga po, yung mga fans po ni Toni Gonzaga naman po, ano naman ho ang gusto niyong sabihin sa mga fans? Siguro, suportahan nila at palakasin ang loob naman ni Miss Toni Gonzaga, sapagkat wala naman silang kasalanan. Sila naman ay nagtrabaho lang, wala namang personal. Yun ay dala ng kanilang trabaho na maging MC nung araw na yon. At kung sakasakaling hindi nagustuhan naman nung inagaakala ng kanyang ginawa ay pagtalikod sa kanyang sinimulan sa ABS-CBN, ito yung palagi nating sinasabi, Tessa, na hindi dapat maging ganito ang politika ng ating bansa. Sapagkat wala akong nakikitang isang bansa na umunlad at nagtagumpay kung palagi na lang ganito ang nangyayari sa atin, nagkakampi-kampi, nagkakawatak-watak. Eh sa totoo lang, ang pinanggalingan naman ay hindi pagkaunawa sa tunay na nangyari. Kaya kagaya ng naipaliwanag natin, wala namang kaming magagawa kundi yung usigin namin sapagkat nagkasala sila. Kung nilagay lang sana nila sa maayos ang kanilang pag-ooperate ng kanilang pagninegosyo, wala sanang nangyaring ganito. Sa makatwid ay siguro kailangan pakiusapan silang mabuti na yun nga, palawakin ang kanilang pangunawa at huwag gamitin ng emosyon. Hindi dapat magpakaalipin dun sa paniwala na sinara namin ang ABS-CBN ng ganun-ganun na lang, na para bang ginusto lang namin, na parang may paghihiganti. Hindi po ganun. Kung lalawakan lang nila at kung siguro sabihin ko na lang na pagtyagaan nilang balikan muli, kahit nabasahin siguro yung mga reports namin, palagay ko yung mauunawaan naman nila na wala namang kasalanan ang Toni Gonzaga. Kung halimbawa naman, pinakilala naman ako na isa sa mga tumatakbong senador. Tama lang naman ang ginawa niya sapagkat kasama naman talaga ako doon sa dapat niyang basahin. Kung hindi naman niya binasa yun, hindi naman siya tumupad sa kanyang gawain bilang MC ng proclamation rally na naganap sa Philippine Arena. Kaya sabi ko nga, ganun na lang ba tayo? Palagi na lang ba tayong magkakaroon ng pagkakabahabahagi samantalang wala namang masyadong bagay? Kung titingnan mo, ito'y mekanismo lamang ng politika. Dapat kasi tayong dumaan sa politika kasi mag-i-election tayo. Kinakailangan magpakilala yung mga kandidato sa pamamagitan ng political rallies. Isa lamang sa nahirang na nagpatagapagpakilala ay si Toni Gonzaga. At kung sakasakali pong nabanggit ang pangalan ko, bakit naman siya uusigin ng dahil ako'y nakasama doon sa pagsisiyasat ng ABS-CBN. Sa palagay ko ay wala naman pong batayan para usigin siya o ibas siya. Kaya ako'y nakikiusap na sana'y matigil na yung ganitong mababang uri ng pagtalakay sa mga issues na kinapapalooban ng ating bansa. Sapagkat nakakapanakit na po ng kapwa ng hindi naman kailangan. Ang pagkakaisa ang mas kailangan natin, lalong-lalo na sa panahon na dumadaan tayo sa napakahigpit at napakatinding pagsubok sa ating bansa. Siyempre, pandemic ko ngayon, as you can't go around as much as you would want to, but ngayon ho, kahit pa paano nag-open up na po, nakakasama nyo na rin po ang mga ka-voters natin. Pag lumalabas ho ba kayo doon, nakikita nyo po ba mas marami ho bang nakaintindi sa nangyari kaysa sa mga nagtatampo? Tama ka, Tessa. Kaya nga nasabi ko sa iyo kanina, darating din ang panahon na mauunawa nila ang tunay na pangyayari. Kasi sa aking panukat ngayon, kung saan ako pumunta, wala pa namang isa na nagsabi sa akin, o kaya nagalit sa akin. Mas marami yung kumikilala
doon sa nangyari na parehas na napag-iimbestiga, na pagbibigay ng lapat na katwiran kung anong dapat gawin. Sa airport pa lang, karaniwang tao nagtitinda sa bangketa, mga pulis, mga security guards, mga iba't ibang sektor ng ating lipunan na kahit saan ako magpunta ay hindi naman ako sinisisi. Kaya ang nakikita ko, mas marami yung nagtiwala, mas marami yung higit na nakaunawa. At palagay ko, kukunti lamang yung talagang gumagawa ng bagay na yan. Alam ko rin nauunawa nila, pero ayaw lamang nila siguro. Katulad ng isang taong ayaw niyang tingnan talaga, maring nagbubulag-bulagan siya. Yun ang ina-address ko, yung mga taong ito. Gusto ko sana ay isipin nila na buksan nila yung isip nila. Maaring mahirap sapagkat yung emosyon ang pumipigil sa kanila. Ngunit huwag kayong matakot, huwag kayong mahiya. Tayo naman ay ipapunta sa pagkakaisa. Ito ang kailangan natin. At huwag nating ipagpatuloy yung emosyon natin na wala namang masyadong pinagbasihan, kung hindi ay yung pansarili na akala nila ay nakagawa tayo ng pagkakamali. You know, Kong Dante, kaya nga po namin naisip yung ganitong programa para nga po makilala po namin ang ating mga kandidato, no? Para nga ho ngayon, in speaking to you, malinaw po ang explanations niyo, malumanay po kayo magsalita, nagkakaintindihan po tayo, no? The purpose is nga po para makilatis din po ng ating mga ka-voters. Hindi naman pala ganito ang naisip ko kay Kong Dante, hindi naman pala ganyan, ano. So sa tingin niyo po, ano pa po yung mga misconception po nila sa inyo? You would like to correct as you offer your self and your service to the country via the Senate. Hindi ko alam yung pinanggagalingan nilang misconceptions, kaya ako'y nagpapasalamat sa programang ito, dahil isa ito sa magiging susi, mabuksan yung kanilang pananaw tungkol sa akin na wala naman akong kinikilingan. Kahit sino yung magkamali, sinasabihan ko. Baka hindi nila alam, ito kamakailan lang kasama ko sa Kongreso, kapwa ko Deputy Speaker. Ngunit siya ay, sa aking palagay, ay nagkamali sapagkat pinagwawasak niya yung bahay sa kanyang mga kapitbahay niya mismo, na mga constituents niya, na dapat siya magbigay ng proteksyon sa kanila. Nagtayo siya ng housing sa kanilang lugar, ngunit kailangan wasakin niya yung mga bahay, samantalang ang lupa na kinatitirikan ng mga bahay nila ay sarili nilang lupa, sariling pag-aari. Ako mismo ang kumausap sa kanya na tigilin niya yon sapagkat mali yon at nakakagawa ka ng masama sa iyong sariling constituents. Alam mo ba, Tessa, na ako lang siguro ang congressman na nakagawa nun. Kasama ko siya sa Kongreso, kapwa ko siya Deputy Speaker, kaibigan ko pa siya. Ngunit siya ay nagkamali at hindi niya ako pinakinggan. At ito ang nangyari. Napatunayan ko lahat ang aligasyon laban sa kanya. Nakagawa kami ng committee report. Pinirmahan lahat ng miyembro ng committee. At ito'y napagtibay pa ng plenary. Sa mga tweet, hindi ako namimili kung sino yung dapat nating usigin. Kung ano yung mali, kailangan nating itama kahit sino pa siya. Kahit malapit siya sa akin, kahit kaibigan ko siya. Ganun ko gusto akong makita. Ganun dapat ako sukatin nung mga taong nag-iisip na akala nila ay na-mersonal ako, na kinasangkapan ko yung aking kaming magkakasama para isarang ABS-CBN. Hindi po 'yon. Ang amin tanging layunin ay ipatupad ang batas, patas na pagsunod sa batas, walang kikilingan, walang malaki, walang makapangyarihan kahit sino ka pa. Kailangan itama po natin. Ito lamang ang paraan para umunlad ang ating bansa at tayo ay makarating doon sa inaasahan nating magandang kinabukasan. Obviously, Kong Dante, you know, very determined po kayo, and you really know kung ano po ang role and responsibility ninyo po as congressman, ano, itong nagdaang 9 years and even before that, no? So given the number of terms po you've spent in the lower house,
nasabi niyo po sa amin yung mga traits niyo at mga characteristics po niyo na talaga namang you know, expected ho na dapat i-deliver ng isang representative. Sa Senado naman po, sa tingin niyo, meron ho ba kayong trait or characteristic pa na kailangan pang i-perfect pagdating niyo po sa para maging mas maganda pa po ang maging serbisyo niyo sa Senado? Siguro mas malawak na pangunawa kasi ngayon pinipilit kong unawain yung ating mga kritiko. Ayokong maapektuhan ako ng mga ganon kasi kung nadampen yung enthusiasm mo, baka mamaya imbes na makagawa ka ng mas maraming batas ay magsisintimiento ka pagkatapos ibaling mo o maaaring gumanti ka. Hindi dapat ganon ang mangyari. Lawakin natin ang pasensya, lawakan natin ang ating pananaw, basta't ang isipin natin bago yung ating pansarili, isipin natin kung ano yung higit na makatutulong at makapagbibigay ng biyaya sa higit na nakararami. Yun ang aking pamantayan. Yun ang aking namana sa aking ama. Sapagkat kahit siya ay mahirap, ang sabi niya sa akin, kailangan kang dumaan sa batas. Kailangan tingnan mo ang kapwa mo na kapareho mo. Walang ungusan. Walang dayaan, walang lamangan. Kailangan maging makatarungan sa pagdadala mo ng buhay mo at kung ikaw ay papalarin, magkaroon ka ng tungkulin, ay kinakailangan ganun ang maging prinsipyo mo sa batas. Pantay-pantay at walang sinisinong pagpapatapad ng ating mga batas. Yun ang aking standard, yun ang aking pamantayan, Tessa. Kung Dante, parang sabi ko nga sa inyo kanina, and the reason why our show is named Lights, Camera, Boto, parang nga ho talagang yung line between entertainment ho and politics, minsan parang nawawala na ho kasi para rin ho kayong artista na may mga nambabash ho sa inyo at may pwede ho kayong ma-upset sa kanila. Pero syempre, ang sabi rin naman po ng mga managers nila and everybody who supports them, you know, try to ignore them, you know, and carry on with your work. Ang huling tanong ko na lang po, Kong Dante, of course, to be a good leader, you know, you have to recognize a good leader. You've already said that your father is one of the people who guided you, so, you know, kung paano ang mga prinsipyo nyo. But sa atin po dito sa Pilipinas, maybe if you'd like sa mga presidente natin or mga senators natin, sino po para sa inyo ang naging napakagaling na leader at talaga pong nagawan ng difference po ang buhay ng mga Pilipino? May kanya-kanya naman sila kasing aspeto ng leadership, Tessa. No? Hindi naman ako makapagsasabi ng categorical kung sino yung pinakamagaling sa kanila. Ngunit, bawat isa sa kanila ay merong sarili-sariling contribution at alam kong merong iniwan na legacy sa ating bansa na titingalain natin at aalalahanin natin sa mahabang panahon. Yan naman ang karakter ng isang leader. At alam ko, bago ka maging leader talaga, ay nasa palad na ng kamay mo yan. Hindi ka magiging leader ng basta-basta lang. Ikaw ay dadaan sa maraming pagsubok, sa maraming sa maraming struggles hanggang sa mapanday ka na magiging leader ng ating bansa. Sana lahat ng leaders natin ay maging ganap na makatulong sa pagtitingalain ka ng ating bansa, maging matatag sana ang leader natin sapagkat nasa leader naman talaga ang direksyon at patutunguhan ng isang bansa. With that po, Kong Dante, sana po patuloy ho kayong maging matatag because you did show us today itong purpose nyo for being in government. At maraming salamat po for being very open with us and answering all our questions para talaga pong makilala at makilatis po kayo ng ating mga ka-voters. Your parting shot po bago tayo magtapos sa ating interview. Muli ako nagpapasalamat sa iyo, Tessa, at sa mga kasama mo at sa organisasyon ng Manila Times sapagkat isang napaka-importanting plataforma ito para malaman ng tao ano ba yung sino ba si Dante Marcoleta? Ano ba yung mga pinaggagawa niya sa mababang kapulungan? Yung iba ay naging controversial para sa kanila. Ang pinakamagandang pagkakataong binigay mo ay yung may pagkalubang pagkakataong may paliwanag natin yung tungkol sa ani mo isang controversyang bumalot sa aking buhay. Ngunit yun ay simpleng pagdadala lamang ng tungkulin.
yun ay isang bagay na naming ginawa. Hindi dahil sa namemersonal kami, kung hindi yun ay atas ng tungkulin sapagkat nakasulat yun sa aming responsibilidad bilang miyembro ng Kongreso. At ang binigay mo sa aking pagkakataon, sapagkat maraming makikinig, ay maaring makapagbukas sa isip, lalong-lalo na yung nag-aagam-agam, yung ang pinanggagalingan ng kanilang paniwala ay wala doon sa kulang ang pagkaunawa. At sana inaasahan ko sa susunod pang mga panahon ay dadami yung mga tao na mapupunta sa side ng pagtitiwala. At kagaya ng nangyayari sa buhay ko ngayon, mas marami yung naniniwala na tama yung ginawa natin. At inaasahan ko yung nasa kabilang pananaw balang araw ay mabubuksan yung isip nila. At sama-sama na nating pagsaluhan yung kinabukasan na matagal na nating inaasam, Tessa. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo and we wish you luck in your campaign. Nakilala at nakilatis na natin ang Deputy House Speaker na si Rodante Marcoleta, representative of Sagip Party List na ngayon ay tumatakbo para sa Senado. Ang personalidad niya at plataforma pa. Empowered by this episode of Lights, Camera, Boto, the choice is yours to make, mga ka-voters. Make sure to get a copy of the Sunday Times Magazine today to find out more about the pro-poor and pro-bono lawyer and why he's eager to bring his legislative experience to the upper chamber. Allow me to thank my Lights, Camera, Boto team, led by our director and video editor, Neil Reyes, my girls, Christina and Isa, and LCB project manager, Shirley Pizarro, for their continued hard work. All that we do is for you, mga ka-voters. This is Tessa Mauricio-Arriola, and see you next Sunday for the Manila Times Lights, Camera, Boto, the chat show edition, where entertainment leads to empowerment. Hi mga ka-voters! If you haven't yet, do subscribe to the Manila Times YouTube channel, like our Facebook page, and follow us on Twitter and Instagram at the Manila Times and at TMTCSI. You may also log on to www.manilatimes.net to watch Lights, Camera, Boto.